Wala bang obispo dito? Mabatukan ko yung mga ulo ninyo. Kayo yan eh. The Catholic Church, pati si Bishop David sa Caloocan. Ay, mayroon, I'm telling you. David! Ano malam? Nagdududang ako, bakit ka sige ikot yan ng gabi? Dugit tuloy ako, sa druga ka. Hindi lang ang simbahang Katoliko, kundi maging si Caloocan Bishop Pablo Virgilio David ang pinuntirya ni Pangulong Duterte sa kanyang mga bagong birada. Sa kanyang talumpati sa Davao City, nagbanta rin ng Pangulo. Bishop ka, magpabili ka ng droga dyan, baski single sa sipag, hindi kita pinutulan ng ulo. Walang bishop sa akin. Sa Facebook post ni Bishop David, marinyang niyang itinangging gumagamit siya ng droga, legal man o illegal. Tumutulong lang daw siya sa pagre-rehabilitate sa mga nalulong sa droga at nakikipagtulungan sa anti-drug abuse councils ng ilang LGU. Sabi pa ng obispo, tanging vitamins lang ang iniinom niya kasama ng fruit shake at malunggay. Dapat daw subukan ito ng Pangulo dahil makakabuti raw ito sa kanya. Makailang beses nang nagkagirian sina Pangulong Duterte at Bishop David. Nitong Huwebes lang sa inaugurasyon ng Cavite Gateway Terminal, pinanggit ng Pangulo ang isang David na nagnanakaw umano sa mga nagsisimba. Ikaw, David, tumahimik ka ha. Sige ka lang hingi ng kontribusyon dyan sa mga... Saan ang pera ng mga tao? Sige lang hingi, may second collection pa. Tapos yung... Alam mo, totoo lang sabihin ko sa inyo, yung mga offerings, yung mga pinya, mga bukado sa akin, saan na pupunta yan? Gusto ninyong malaman? Gusto ninyong ng video? Bigay ko sa inyo. Doon sa pamilya niya. Bagamat walang binanggit na buong pangalan ng Pangulo, sabi ng obispo, siya lang naman ang nag-iisang Bishop David sa CBCP. Dagdag pa niya, ang mga taong may sakit, minsan daw, hindi alam ang sinasabi. Bago nito, nag-post si Bishop David sa Facebook na may sakit umano ang leader ng ating bansa at nagdarasal sila para sa kanya. Kasunod niya ng pahayag ng Pangulo noong undas laban sa mga santo ng simbahang Katoliko. Isa si Caloocan Bishop David sa mga kilalang kritiko ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ang nasasakupan niya ang isa sa mga may pinakamaraming kaso ng umano'y extrajudicial killing. Noong nakarang taon, ipinanawagan niya ang pag-review sa kampanya kontra droga matapos mapatay ng mga pulis sa mga teenager na sina Kian de los Santos at Carl Angelo Arnaiz. Sa isang pahayag, tinawag ng isang opisyal ng CBCP na responsable at walang saysay ang mga bagong birada ng Pangulo laban sa simbahan. Kahit daw ang nakaupo sa pinakamataas sa posisyon ay hindi dapat nagdidiyos-diyosan. Lahat daw ay may kalayaang pumili ng relihiyon at sino mang nasa tamang pag-iisip ay irerespeto ito. Makailang beses nang binira ng Pangulo ang simbahang Katoliko na minsan pa niyang tinawag na pinaka-ipokritong institusyon sa Pilipinas. Dati na rin niyang sinabing biktima umano siya ng panghalay ng isang pari noong siya'y bata pa. Nitong Hunyo, sinabi ng Pangulo na sinasadya niya raw ito para gumawa ng ingay. Sinasadya ko yan eh. You know why? This country is in a doldrums. I'm shaking the tree para mabuhay natin. Kasunod nito, bumuo ng komite ang Malacanang para makipagdialogo sa simbahang Katolika at iba pang religious groups. Sa kabila niyan, tuloy-tuloy pa rin ang maanghang na salita ng Pangulo laban sa simbahan. Minsan pang idinawit ang simbahang Katolika sa destabilization plot o plano umanong pagpapatalsik sa Pangulo. Bagay na mariing itinanggi ng CBCP. Ian Cruz, GMA News.